siyang lingin, Ricky. Sige, Yoko. Wapo, kamukha mo si Captain Jack Sparrow nung kabataan. Smile ka muna. Nice. Okay na. Prophet Henry Cabaña, Holy Prophet Henry Cabaña, Zip Code 1870, Antipol City. Okay? Okay. Copy, copy. Guwapo. A few moments later. Oh, France siya, pero made in China yan, oh. China ba yan? Made in France na, pero China siya. France, pero China. Oh, China. Okay, okay mo. One, two, three. Action. You know. Yeah. All right. At kita mamaya. Ano Facebook mo? Henry Cabaña. Henry Cabaña. Henry Cabaña. Henry Cabaña. Okay mo. Mamaya, mamaya. Bumayang sa bumundo yan, ha? Oo. Yan na, pangalan. Angel. Angel? Lito. Angel, no? Ramilo. Tayo ngayon ng Bugarin, ensayo para sa Linggo. At kasama ko si Master Totong. Ayan po ang bahay niya. Sa mga gusto magpagawa ng cycling shoes, ayan po ang gray na gate. At ito po ang landmark, itong red na gate. Pag nakita niyo po yan, katabi lang yan bahay na niya. At ito pa po ang another landmark. Palabas na po tayo ng Sumulong Highway. Nasa kanan po natin yung Purinaria. Sa tapat naman po yung bike shop, kaso maaga pa. Sarado pa yung shop. McAdam Street nga po pala yung dinaanan natin. Number 8 po ang bahay ni Master. At ito po ang another landmark. Ayan po, pag nakita niyo yung footbridge, katabi niyan ang Mayamot Elementary School. Malapit na kayo sa bahay niya. Diretso lang konti. Pag nakita niyo po yung bike shop sa kaliwa, nasa kanan yung McAdam Street. Pasokin niyo lang po yun. Red na gate, katabi po ng red na gate, yung gray na gate, at ayun na po yung bahay nila. Mabait po yan si Master Totong. Tuwing umaga nag-ride yan, uuyan mga alas 9, so pwede na po kayo pumunta sa bahay niya para magpasukat. O kaya naman, kung kayo ay may papagawang sapatos, matanggap na rin po siya ng repair. Dali nyo lang sa bahay ni Master Totong yung mga sirang cycling shoes niya. At eto, nandito na tayo, paahon ng bola. Ang lakas pa rin ni Master Totong. Tingin nyo naman. Simula pa ba? Hanggang taas po yan. Nakatayo lang. Trivia muna tayo. Alam nyo ba yung si Master Totong ay dati rin laman ng mga piyestahan race? Mapa Marikina, Santolan, Pasig, Kaintas, Taytay, Golden, Neapolitan. Ngunit ngayon hindi na lumalaro. Gumagawa na siya ng sapatos para sa mga kumakarera. At gustong magkaroon ng cycling shoes sa murang halaga. Mag-iintay lamang kayo ng 1 month o higit pa sapagkat maraming nagpapagawa ng cycling shoes sa kanya. Pipila po kayo, pero worth it naman dahil maganda ang kalalabasan niyang cycling shoes nyo. Promise yan. Sulit ang 1,800 nyo. Marami na pong bumalik na customer para magpagawa ulit ng cycling shoes kasi ganun kaganda ang gawa ni Master Totong. O diba? Kaya bisita na sa bahay niya para masukatan niyang paa nyo. Oo nga pala. Baka meron kayo dyang mga lumang cycling shoes na sira na yung ibabaw pero buo pa yung sole. Lalo na kung ito ay carbon, pwede nyo yung dalhin niya kay Master Totong. Ipakabit nyo yun para mas maangas ang papagawa nyo yung cycling shoes. Ganun kasi ang diskarte ng ibang siklista. Paglaspag na yung sapatos na pero maayos pa yung ilalim, dinadala kay Master Totong para maging guwapo ulit ang kanilang cycling shoes. Ang iba naman ay bumibili sa okay-ukay ng sapatos. At ayun, tinapaklas ang bowa at papakabit dun sa papagawa nilang sapatos. O diba, napakagwapo nun. Sa halagang 1-8, nakabowa ka na. Eto, ang dami kanyang kwento pero nandito pa kami sa bola. Buti gawa na daan dito, ano? Buti gawa na yung daan. Ay, ilikwalto na. Napasubo ata sa akin si Master Totong. Umupo na agad. Mauuna na ako dito at mukhang nalaspag sa ahon. Naka
50-50 ratio nga pala ko rito. As usual, ay lagi gamit ko sa ahon at sa patag. 50-40 naman sa laro. At ayun nga, pinauna na ako ni Master Totong. Mukhang napagod siya. Eto, mauna na ako, maghahanap ulit ako ng kasabay. Bye-bye! Nandito na po tayo ngayon sa baba ng Fatima. Medyo patag na, pwede na mag-relax. Mahaba po ang ako na yun eh, simula baba ng Masinag hanggang Bola. Kinukuha ko yan, mga kulang-kulang 10 minutes siguro. Pag nasa condition ako. O, mas mabilis pa. So, ayun po. Pinahon na tayo yung Master Toto. Medyo napagod na. Pinalatan mo na may ahon ng Bola. Nandito po tayo ngayon sa Fatima. Paahon tayo na simbahan. Papunta po tayo ng Bugarin. Pagdabitin hanggang Lumban. Sige po, eto na ulit tayo. So, hello ulit guys. Nandito tayo ngayon sa harap ng Fatima. Paahon ng Paddy's Point Cloud 9. At ito, may kasabay ulit tayo. Dalawang senior. Napakatulin po nila. Mukhang nag-iinsayo, may pinaghahanda ang karera ito. Nakita nyo naman, ang hinahabol ko. Spinning lang po sila. Samantalang ako, ito. Paiyak-iyak na ang tuhod. Napakatulin po kasi nila. So, habang tayo, habang ako yung umaahon, isa-shoutout ko lang yung mga kaibigan natin. Unang-una na si Andre Napisa, John Teo Alison Sulin, David Mark Onteng, John Clark Osaris, Proylan Barcenilla, Timothy Garcia, Justin Alcantara, Bailey Painaga, Andre Daroya, John Philip Mark Abaya, at si Ruel Magsino. Shoutout sa inyong lahat, mga kapadyak na Pixie Boy. Mag-iingat kayo pag pupunta kayo rito sa Antipolo. Alright, andito na kami ngayon. Malapit na sa Paddy's Point. At itong dalawa, chill lang. Last 300 meters bago ulit. Uy, may dumaan na siklista. Napakatulim po. Last 300 meters po bago ulit magpatag. Tingnan natin kung sino po nga atake sa dalawa. Tamang tutok lang tayo rito sa likod. Oh, ayan na po. Umalas na si Kuya naka-green na naka-MTB at umangat na itong naka-road bike. Tutok lang po ako. Wait lang. Bibelo ako. Medyo mabilis po si Tatang. Ayun na po. Medyo nadidikit ko na. Up. Nalagpasan namin isang mountain bike. Wala siyang helmet. Ayun na po. Antulin po ni Kuya. Partida. Meron pa siyang dalang bag sa likod. Spinning lang po. Nga pala. Yung mga Pixie Boy dyan na baguhan. Kung gusto niyo umahon dito sa Sumulong, Antipolo, kat gusto niyong bumilis, huwag kayong mag-heavy gear. Dapat ang gear ratio ay 48-17. Para ganyan din kayo katulin gaya kay Manong. Huwag na huwag kayong mag-heavy gear dahil mahirap yung papaba. Baka biglang kumalakas kadena ninyo. Sige kayo. Maaksidente pa kayo. Light gear lang, sapat na. Oops, ayan na. Patag na po. At hindi ko na itikit kay Kuya. Napakatulin niya. Ha? Grabe yung dalawa. Ang tulin po nila. Napahabol ako rin. Andito na po tayo sa Pangga. Ito yung favorito kong part. Pagkataas ang mahog ng cloud nine. Downhill. Sa may ahon. Sunset. 7:30. Commercial muna mga kuya, baka hindi ka pa nakasubscribe, click nyo lang po ang subscribe button sa baba at click nyo din yung notification bell para updated kayo sa mga bike adventures or cycling race natin. Maraming salamat. Ito na po tayo, patag na, bobelo lang po at aahon na tayo ng matulin. Masarap sana kung may kasabay tayo rito eh, para karera hanggang taas. Medyo mahaba-haba rin to. Ayun na po, bumibelo na ako. Oops, may nakaharang na tricycle, gigit na tayo onte. Ayan po. Tapos pasok ulit sa kanan para safe.
Commercial muna ulit tayo mga kuya. February 1 niya pala ang laro sa Makati, Ronda Bio Criterium 2020. Kumpleto po ng category dun. Kung meron kayong folding bike, MTB, road bike at Pixie, dali nyo lahat. Masayang laro dun. Kita kasi tayo sa February 1. Camera pa. M20. Ang ganda ng bike ni sir, oh. Correct. Saan si Aiden? Ganda ka din mo. Taktak lang. Pagbuka rin ako eh. Yung sapato si sir. Ah, hindi po. Ano siya? Magbiyahe lang. Pagbuka rin. Ingat sir. Ganyan ako ah. Okay. Ahon na naman ulit tayo. Ganda ng bike ni Bossing Trek. Saka yung helmet niya. Naalala ko yung helmet ko sa bahay. Ganun na ganun din eh. Pero replica lang ng gear. Nasa likod ko po dyan si sir. Nakatotok na sa akin. Oh sir! Yakap! Kaya masarap umahon dito sa Antipolo eh. Marami kang mga kasalubong, makakakwentuhan at makakabanatan sa ahon. Hehehe. At ito po, tapos na yung mahabang ahon. Pababa naman tayo ng taktak. Mag-iingat po tayo rito sa intersection ng checkpoint yung sa kaliwa. Bigla-biglang may nasulpot dyan eh. Lalo na tayong mga nakapiksi, wala tayong preno. Dapat alerte tayo lagi sa kalsada. Dilat ang ating mata. Para iwas sa disgrasya, safe lang, diba? At ito, nandito tayo ngayon. Sa tapat ng Assumption Hospital, binabaybay natin, papunta tayo ng Robinson, Antipolo. Uy! Tunnel na po ulit at mega traffic. Nagyari tayo dito po. Ito ang kinakatakutan ko pag pupunta ko ng Antipolo. Itong downhill ng Bunkers pa Robinson Mall. Lagi matraffic rito. Kita ko nyo naman, no? Kaya ang gagawin natin, todo pigil lang. Back pressure para safe. Mahirap na. Baka bumalibag tayo dyan. Wala pa naman tayong preno. Kailangan matigas ang yung tuhod. Kakapigil. Ito lang ang disadvantage na nakapiksi. Todo pigil ka, lalo na traffic. Medyo naka-heavy gear ako kaya hirap magpigil. Pero para sa mga naka-light gear, easy lang sa kanila yan. Ito, ipapasok forward ko na. At ang bagal ko eh. Hi. Kaya. Dito na po tayo ngayon sa tapat ng Robinson Antipolo. Kakanan po tayo sa intersection. Papuntang taktak, sisilipin natin yung mga kapadyak natin doon. At ito, spotted si Sir Mark Dumandan ng Santolan Fix Gear. Isa sa OG. 2008 pa lang, nagpipix gear na sila. Kasabayan nila sila Kiko Escora ng Manila Fix Gear. Dati-rati, Sierra Madre ang biyahe namin. Way back 2012, 2013, 2014. Kaso ngayon, iba na ang trip nila. Road bike at touring bike na. Kagaya niyang gamit niyang Surly. Yutan ka na? Oo. Oh. Adi na ka. Nagpapakondisyon na si Mark M.B.T. Van Der Poel para sa kanilang Sagada Loop kasama ang Santolan Boys. Ayun po, iniwan na natin si Master Mark Dumandan. Ayaw, magpabuto. Taktak lang daw siya. Ito ngayon ako, naka-traffic. Taktak. Intersection. Fast forward na natin. Nandito po tayo ngayon sa baba ng Antipolo Simbahan. At ayan po, nadaanan natin ng pedestrian lane. Mag-iingat tayo lagi doon kasi maraming natawid na tao. Pupunta tayo rito sa right side. Andito po tambay ng mga kapadyak. Ayan po.
At ayun, spotted si Kuya Ricky dalusong ng Marikina parang. Kakamustahin muna natin siya. Sa kanyang galing? Dito lang ako. Bike mo lang ngayon. Hindi ka magiging Teresa? Dito ka lang. Bubuga rin ako eh. Ganda ng bike ko. Oh. Eknal. Pahinga muna tayo. Solo ka lang? Stopover muna with Kuya Ricky. So ayun guys, onting chika, pumayag na tong dalawa na mag-ride pa Teresa. Maga pa, hanap ka na ba ng mama mo? Hello, nandito kami ngayon sa Teresa with Kuya Ricky and ano pangalan mo? Gabriel sila. Mag-feature lang kami doon sa music. Pag may napala, bigla ang kakamayan. Dumadami ang bayaran. Kasi walang nasasandalan. Nawalan ng buhay. Buti may gulay na pampakulay. Hanggat bata, patuloy na ang sungat. Mga problema, binaon ko na sa hukay. Sa isang babae lang ako nasilay. Lakad sa kalsada, taas na at kilay. Ganito ang pinili ko na buhay. Problema ko, wala nang damay. Chain smokes, malapapay, kulang pa sa leg, sige tagal. At ayan po, nag-u-turn na po yung dalawa kong kasama. Hanggang dito lang sila sa Real Cove. Aho na ulit sila ng Antipolo. Malapit na masira ang aking bell. Malapit na po tayo sa Bugorin, mga kuya. Di mo sabihin, ba't mo na-tell? Pinapadami lang ang aming clientele. Mag-ingat lang kasi ang dami nang pumapel. Malapit na masira ang aking bell. Pwede mo sabihin, ba't mo na-tell? Hello ulit mga kuya, so lagpas na tayo sa arko ng Pililia. Pag nadaanan nyo yun, sobrang lapit yun na sa windmill, Bugarin. Pinapadami lang ang aming clientele. Mag-ingat lang kasi ang dami nang pumapel. Ito'y chikaw ay liar, tabla sa aming fire. Get the fucking phone and call the supplier. Ako ay nasa mood, matay lagi. Dito na po tayo sa Piso Cafe. Stop over muna saglit, inom tubig bago umahon ng Bugarin. Makikita mo kami, nakatambi sa aming hood. Steady, low-key. Ito nga pala ang kainan ng mga siklista bago umahon ng Bugarin dito kila Tita Carmen. At syempre, pagkatapos mo kumain, pupupo ka. Punta ka lang dito sa Petron, naka aircon to. Time check, 11:20. Nandito tayo ngayon sa gasoline station ng Petron. Nagwiwi muna bago tayo umahon ng Bugarin. Okay, iwas sa mga pusi, kasama aking homie, kuha lang ng money. Halika dito sa dilim, eto na yung stash, akin na yung... Dito na po tayo, paahon ng Bugarin mga kuya. At ang oras ngayon ng 11:17. Tingnan natin kung ilang minuto natin kukuhain ang ahon ng Bugarin. Medyo ensayado tayo ngayon. Sa dilim, eto na yung stash. Akin na yung cash. Agad-agading lumabas. Nakita ang galaw, sila ay napaaw. Time check ulit, 11:22. Pero bawal yung gawin. Focus lang sa aming hassle. Kung ikaw ay switch, hindi ka pwede dance. Ayan na po, windmill na. Swabe ang dating, parang Lonzo Ball. Let's party tall, ikaw na ang mag-roll. Ikaw na ang mag-roll. Ito na po pinakamagandang view. Nakita yung mga malalaking electric fan. Ikaw lang ang mag-roll. Malapit na masira ang aking bell. Pwede mong sabihin ba't yung na-tell? Time check, 11:51. Nandito na tayo sa itaas ng Bugarin. At lalak. Diretso na tayo ng Mabitak. Medyo na pwede yung tuhod ko. Pinapadami lang ang aming clientele. Mag-ingat lang kasi ang dami nang pumapel. Malapit na masira ang aking bell. Ayun na po ang tindahan nila, Aring Nina. Ito na po ang pinakataas ng Bugarin at dito po ang kainan ng mga kapadyak nat. At papakarera din pala sila ni Rina tuwing summer. Ang ruta ay galing sa Pisong Kape, ikot ng Halahala, Awan na Mabitak at dito ang finish line sa kainan nila. Hello mga kuya! Nandito na ngayon tayo sa Bugarin at ang oras ngayon ay 12:11. Ngayon na yung araw na bababain natin ang Mabitak. Siyempre gamit ang ating mix gear bike.
napanood yun na yung downhill ko ng Bugarin to Bisong Kabay, mas masaya dito. So dito na muna, bye bye. Di mo kaya sa gantong labanan, kahit sino aming papalagan. Ngayon ay pinagtatawanan, kapag may napala bigla kong kakamayan. Dumadami ang bayaran, kasi walang nasasandalan. Nawalan ng buhay, buti may gulay na pampakulay. Hanggat bata patuloy na ang sungat, mga problema binaon ko na sa hukay. Sa isang babae lang ako na sila. Lakad sa kalsada, taas na at kilay. Ganto ang pinili ko na buhay. Problema ko, wala nang damay. Chain smokes, malapapay. Kulang pa sa leg, sige tagal. Malapit na masira ang aking bell. Pwede mong sabihin na hotel. Pinapadami lang ang aming clientele. Mag-ingat lang kasi ang dami nang pumapel. Malapit na masira ang aking bell. Pwede mong sabihin ba't mong natel. Pinapadami lang ang aming clientele. Mag-ingat lang kasi ang dami nang pumapel. Hello ulit mga kaibad Jack. Nandito na tayo ngayon sa baba ng Mabitak. At ito pong sa kanan, bus stop. Kung kayo po'y pagod na at ayaw nyo nang umahon ng Mabitak to Bugarin, pwede po kayong sumakay dyan. O kaya naman kayo talaga'y nalaspag na, pwede nyong isagad na ganti polo. Pwede rin kainta kung malapit kayo sa Manila para onting padyak na lang. Pero kung kayo ensayado, huwag kayong sasakay ng bus. Padyak tayo pa uwi para kargado pagdating sa laro. Dito ako madalas mag-ensayo. Pag-aahon ko na Bugarin, bumababa agad ako ng Mabitak at dinidiretso ko ng Lumban. Minsan pag sinipag pa, dinidiretso ko ng pagsanghan para makakain ng masarap na pares, kare-kare. Kaso madalang yun eh. Tiyempuhan lang yung tinda ni Manang. Kasi silang permanenteng pwesto rin eh. Kung saan-saan lang sila umiispat. Pero yung dati kong kinakainan doon, nasa tabi lang ng Angel's Burger doon sa may bayan. Makakabalik nga sa pagsanghan sa next biyahe natin para matindi ang ensayo. Guys, nakababa na tayo ng Mabitak. Nandito ngayon tayo sa Panayan. Napakaganda po. Babalik na po tayo, mag-U-turn. Aawin naman natin yan. Time check. 12:31. Malapit na masira ang aking bell. Pwede mong sabihin ba't nung natel. Pinapadami lang ang aming clientele. Mag-ingat lang kasi ang dami nang pumapel. Bitch, ikaw ay liar, tabla sa aming fire. Get the fucking phone and call the supplier. Ako ay nasa mood, matay laging good. Makikita mo kami, nakatambi sa aming hood. Steady, low-key, iwas sa mga pussy. Kasama aking homie, kuha lang ng mali. Halika dito sa dilim, eto na yung stash. Ang pinayong cash, agad-agad yung lumabas.